Bukas po ang buwan. Attorney, kaya nga eh. Pang karumal-dumal po ang nangyari. Sino mang gumawa nito? Good afternoon po, no? Una-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay po sa pagkamatay po ng inyong anak at kaanak po. Ang biktima po natin ay si Miss Shakira Bautista po, 21 years old at isa pong sekretary. Okay. Sino po ang, ayan, si Ma'am Shakira Bautista. Grabe, ang bata pa ni Ma'am. Yes. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ang nangyari kay Ma'am Shakira? Nag-post po kasi yung boss niya na yun nga po, hinahanap po yung mga kamag-anak. Mm-hmm. Kasi po yung pamangkin ko po kasi is nangungupahan po siya. Mm-hmm. Bali independent po siya, nangungupahan po siya, pumapasok po ng trabaho. Apo. Bali solo lang po siya sa may upahan niya po. Mm-hmm. Ngayon po, nung time po na yun, yung nag-post nga po yung amo niya na gano'n nga po, tas nalaman na lang po namin dahil po may nakapagsabi sa amin na gano'n ang araw po yung nangyari sa pamangkin namin. Patay na nga araw po. So, tama ba yung intindi ko, ma'am? Nalaman nyo sa kapitbahay? Or po, sa pinsan ko po. Ako po yung unang nasabihan po. Yung pinsan ko po kasi nag-FB siya. Mm-hmm. May post nga po na gano'n. Sabi niya po, ate, ate, si Ira daw pinatay sa inuupahan niya. Opo. Sabi ko, sure ka ba Ira? Kasi Shakira po talagang ano sa akin. Yung pala, pakilala niya po Ira. Sabi niya, sabi ko, bae, alamin mo kung talaga siya. Tapos yun po, kinapipaste po yung pangalan niya sa FB. Tapos inano po doon. Ayun niya po. Sabi ko, oo nga, iyak na po ako nang iyak nung nalaman ko po ngayon. Tinawagan ko po agad yung mga kapatid kong lalaki. Mm-mm. Para po hanapin namin kung saan ang morgue po. Ayun, tapos sabi, kinakontak po kami ng amo niya na, Ben, nandito kami sa motor pool, punta kayo kasi imbestiga para malaman nyo kung ano nangyari kay Shakira. Anong date mo, ma'am, nalaman yung pagkamatay ni Miss Shakira? June 8 po, 8-12 na po ng gabi namin nalaman. So June 8 din po, parehong araw nyo din nalaman. Gabi na po eh. Gabi na, madaling araw kumbaga. Ganun, opo. Okay, ano pong sinabi ng mga police nai nung, ma'am, nung una po kayong nakapag-usap? Ang sabi po sa amin, ay niya daw po, si Shakira Bautista nga daw po napatay po sa loob ng bahay. Napatay na po, natagpuan daw po na duguan at puro saksak sa inuupahan niya po. Then ang suspect nga daw po yung kapitbahay na lalaki dahil nga po doon po yung kwarto din po ng lalaki, puro dugo po. Mm-mm. Tapos wala na po doon. Tumakbo na, hindi na mahanap. Opo, hindi na po siya mahanap. Kailan po ang huling pakikipag-usap niyo kay Ma'am Shakira? Ako po kasi naka-chat ko pa po siya nung last time po. Pero po wala naman pong nai-open sa amin. Kumbaga po, chat niya lang po sa amin is yung biniro ko nga lang po kasi po time po na may hinihingi po sa kanyang dami. Mm-hmm. Sabi niya po nun sa akin eh, ano yun din pong ito rin pong buwan na to. Sabi ko, beasa na yung damit. Sabi niya, tita, kunin mo na lang po kila Tita Grace. Yan nga po yung hipag ko po. Kasi po, madalas din po siya nandun. Kayo yun po, Tay, kailan niyo po huling nakausap ang inyong anak? Nung ano po yun, ma'am, nung inatid niya yung bunso na ang kapatid. Kailan po yun, Tay? Last year, October yata o September. Mga last year na po. Hindi niyo na po siya nakausap kahit sa text or sa tawag po. Okay, okay. Sige po, Tay. Sino po ang pinaghihinalaan daw ng mga police, ma'am, na ano? Ayan po si Kim Legado po. Ano po, parang hindi niya po tunay na pangalan, parang tawag lang po sa kanya Kim. Mm. Si Kim Legado po ay kapitbahay ni Ma'am Shakira, yes, tama? Opo. Kailan po huling nakita si Mr. Kim, kung alam niyo po? Ano po, ngayon po, ang update po sa amin, hawak na po siya. Ng police? Opo. Okay. Hawak na po siya ng mga polis. Pasig polis po ito, ma'am. Pero ano po kasi, umuwi po siya ng Leyte. Mm-hmm. Bali po, hindi lang po namin sure kung may hawak po sa kanya is polis Leyte po. Pero ang update po sa amin kahagabi lang po, nung nagpunta po kasi sa amin yung kapitana po namin, ang update po sa amin ay nandun na nga daw po, hawak na raw po siya ng mga polis at dadali na raw po dito sa Maynila. Okay. Ngayon po, hindi lang po namin totaling alam kung
nasa presinto na po ba siya o nasa Ampung Lupalop. Okay. Pero nakapagsampa na po ba kayo ng kaso, ma'am, bali, sa PNP? Hindi pa po. Kasi hindi pa po kami nakakapagbigay sa kanila ng death certificate. Okay. Kasi po, ang hinihingi po sa amin ay yung may registered na po ng munisipyo. Mm. Eh, hindi pa po kami makapagbigay dahil ang sabi po sa amin sa Kyogi po, sa punerarya po, eh kailangan daw po muna makapagbayad po kami ng at least kalahati po nung hinihingi nilang payment. Okay. Eh ang hinihingi po sa amin ay 100,000 po. Fully, ano po, kumbaga po, lahat na po siya. Okay, okay. Eh ang naibibigay pa lang po namin is 10K pa lang po. 10K pa lang. Okay. Mabalik muna tayo kay Mr. Kim Legado, ang inaakusahan natin na suspect dito sa pagpatay kay Ms. Shakira, no. Ano po ba ang dahilan? Ano po ang nasabing dahilan sa pagpatay sa kay Ms. Shakira? Wala pa po kami. Hindi po ba nakadroga po si Sir Kim? Hindi po namin alam. Pero parang ang ano po namin, may gusto po siya sa pamangkin namin. May gusto. Yes po, yun po ang ano namin. Kasi po may nakwento po yung landlady niya po. Oo. Na para pong sinasadya niya raw po na nagsumbong daw po yung pamangkin ko nung nabubuhay pa raw po. Mm-mm. Na parang sinasadya niya raw po na buhusan ng tubig yung kwarto po ng pamangkin ko. Dahil? Ano pong... Hindi po namin alam kung ano po yung motibo niya. Siguro po para po magbukas ng pinto or ano. Mm-mm. Kasi po ang kwarto po nila ay maliliit lang po. Mm-mm. Tatlong unit po siya pero iisang CR lang po. Okay. Na-autopsy na po ba ang bangkay ni opo, ma'am? Opo. Okay. Meron na po ba tayong results? May meron results na po tayo? Kami dito. Okay. Ano pong sinabi sa ano autopsy, ma'am? Ito po yung nasa kalalabas nang po ba nito, ma'am? Opo. May pirma na rin po yan ng doktor. So wala naman pong nasasaad dito na si ma'am Shakira po ay ginahasa. Hindi opo. Naman po siya ginahasa. Opo. Okay. Pero grabe po, napaka-brutal po ng pagpatay. 49 na stab wounds. Oh, yes po. Diyos ko, parang hindi ka talaga mabubuhay naman una dyan. Una po, ang alam lang namin, 10 lang po. Din na ano na nga po na autopsy, lumabas po 49 or less po. Tapos 21 years old lang yes, siya, ma'am. Yes po, sobra po. Yan po mga kapatid ang litrato ng kwarto po. Kwarto po ni Ma'am Shakira Bautista. Grabe, puro dugo at ayun po, kalat-kalat pa nga po. Yan po yung wallet nga po eh. Ayun po yung wallet, ang wallet po niya nawawala. Kinuha din. Opo, kasi bagong sahod daw po yun, sabi ng amo eh. Nako. Pati yung mga ID po niya nandun na rin, nandun po sa wallet niya. May testigo ba dito, ma'am, sa pagpatay kay mismo po yung kapatid niya. Mismo kapatid niya po yung... Ah, so mismong kapatid. Po si Jomar Legado po. Ano pong sinabi ng kapatid ni Kim mismo? Kinuwento niya po kung paano po ka-brutal po yung ginawa niya sa pamangkin ko. As in, nakita po niya na... Hindi po. Salaysay po nung mismong kapatid niya po. Ano po ang pagkakasalaysay ni... Ano pong pangalan ng kapatid, ma'am? Jomar Legado. Ano pong pagkakasalaysay ni Sir Jomar? Sabi niya po na nagtitinda daw po siya sa palengke sa trabaho niya po. Then pumunta daw po yung kapatid niya pasadong 12 or 1 p.m. po yon ng hapon. So, nakita niya nga daw po na puro dugo daw po yung kapatid niya. Tapos tinanong niya po na, bakit puro dugo ka? Ano nangyari? Sabi niya, ano tol? Sabi niya, ang sabi daw po tol. Ano, balik ka na doon sa upahan, kunin mo yung mga gamit mo, umalis ka. Mm-mm. Sabi naman daw po ng jomer, bakit? Kasi yung babae doon, napatay ko, nasaksak ko. So sinabi talaga niya na napatay po, niya? Yes po. Ay. Kaya po lumutang po yung Jomar doon sa investigator. Para po natatakot po siya, baka madamay daw po siya. Kasi sila na po yung dalawang magkapatid. Silang dalawa. Opo. Pero ito pong si Sir Jomar ay willing naman po tumistigo. Yes po. Meron na po siyang sinumpa ang salaysay. Yes, siya po yung nagbigay mismo ng statement sa police po okay. Sa may motor pool passing. Okay, okay. Mabuti naman po at meron po tayong testigo. Malamang ay nakadroga din po itong si Sir Kim at kung nasa tamang katinuan ka, hindi ka naman sasaksak ng... Yes po. 49 times po, mga kapatid, na sinaksak, pinagsasaksak po ang isang 21-year-old yes. Na dalagita. And yes. Attorney, ayon po sa ating researcher, yung investigador po ay nakausap na natin, mm-hmm. si Master Sergeant Vergara, mm-hmm. na sumuko na daw po sa PNP Leyte ang suspect. Okay, mabuti naman. Meron ba tayong balita kung kailan sila makakain ng reklamo ng kaso? As of now po, attorney, tinatawagan pa rin po natin ang COP po ng Pasig po.
Okay, sige. Ganito ma'am, dahil wala po tayong makausap ngayon sa telepono na galing sa PNP, aantabayanan po namin, ipa-follow up po namin ang PNP ng Pasig City para po tutukan yung kaso na murder. Sigurado po ako na ito po ipapasok po sa murder at hindi na po ito masasabing aksidente na lamang. Hindi po aksidente na 49 times pong pinagsasaksak ang inyong anak at inyong pamangkin, pinsan nyo po. No? Nasaan na po ang labi ngayon ni Ma'am Shakira? Nasa phase 2 Ilugin Block 6 po, Pasig po. Ah, so nailibing na po siya or naka-burol pa po. Okay, ma'am. Ganito po. Ang ACIS party list kasi, Marsh, ma'am, meron po kaming burial assistance na binibigay po sa mga nangangailangan po nating kababayan. So, mamaya po, off-air, pag-usapan po natin kung ano po yung maaari naming maibigay na burial assistance sa inyo para po masagot kung ano man po yung pangangailangan nyo. Nabanggit nyo po kasi kanina, ma'am, na meron po kayong kailangang bayaran. So, tignan po natin kung ano yung maibibigay namin na tulong para po mabigyan na po ng hustisya si Ma'am Shakira at mailibing na din po siya agad at hindi na siya, kumbaga, magambala pa dahil lang sa ganyang bayarin. Sino po pala ang naniningil sa inyo, Ma'am? Ang poneraria po ba? Opo. Para saan daw po iyon? Ano po yan? Poly package na po yon. Kasama na po doon yung service niya po hanggang po sa paglibing. Pero pwede siyang ilibing kahit hindi pa bayad? Hindi po. One day po before po siya ilibing, kailangan po ay fully paid na po namin yung payment. May makakausap ba tayo sa poneraria? Wala. Wala po, atay. Wala. Ganito na lang, ma'am. Kunin namin yung contact number pati ng poneraria. Oo, tatawagan namin mamaya. Kami na lang po ang tatawag. Para po mailibing na si Ma'am Shakira kahit hindi pa po bayad yung buong 100,000. Magkano pa 100,000? Bali 90,000 na lang po. 90,000, opo. Kasi napakahirap naman po sa pamilya niya na dahil lang po sa 90,000 na bayarin ay hindi pa po mairatay sa kanyang libingan si Ma'am Shakira. Kalunos-lunos na po ang inabot niya sa pagkamatay niya, pahihirapan pa po hanggang sa paglibing niya. So, gano'n na lang, ma'am, ha. Kakausapin po kayo ng staff namin sa kabilang booth. Doon po namin kayo itatanongin ng mga detalye po para sa libing ni Ma'am Shakira. And para po sa mga ating mga nanonood na netizen, ito po ang larawan po ng suspect po. Ito po ay si Kim Lagado. Para po sa mga nakakita kay Sir Kim, yan po ang kanyang litrato. Ma'am and Sir, doon po muna tayo sa kabilang booth. Tapos doon po natin ayusin yung sa burial po na tutulong namin. Salamat. Okay. Maraming salamat po, Ma'am, Sir. Kami na po ang kakausap sa inyo mamaya. Condolence po ulit.